So ito yung baking pan na gagamitin natin para doon sa paglulutuan natin ng cake. So huwag niyong kakalimutan na pahiran niyo ng langis o kaya butter baking pan na paglulutuan niyo. Para mamaya sa pagkukuha niyo ng cake dito sa molder, hindi kayo mahirapan. Then, lalagyan din natin ng baking paper. Kasi ito, nakakatulong din para mas madali pa nating matanggal yung cake. Kung wala kayong baking paper, pwede rin papel na malinis, bond paper, sabi ganon. Kung wala pa, kung nasa bundo kayo, pwede rin yung dahon ng saging. Okay? So, lalagyan ulit natin ng oil or mantika yung baking paper. So, bago natin ilagay yung butter. Butter, B-A-T-T-E. Ibig sabihin yung parang pinaka-mixture ng cake. Start our wet ingredients. Now we need 3 eggs. So, kailangan natin siyang basagin isa-isa sa isang bowl bago natin ilagay sa isang mixing bowl. Para maiwasan natin na isama yung sirang itlog kung sakasakali man na may igod yung itlog natin na binili sa tindahan. So, let's start! So, imi-mix natin muna to. Then, add tayo ng 1/4 cup of cooking oil. Kasi, kung wala kayong butter or margarine, pwede na yung substitute yung cooking oil. Next, lagay na natin yung isang latang condensed milk. Then, mag-a-add tayo ng 1 tablespoon of vanilla extract. Then, mix ulit. Pag-mix natin para maganda yung consistency ng cake natin. Mix natin hanggang siya ay walang tayo makitang buo-buo ng itlog. So, set aside muna natin to para sa next dry ingredients. So next, dito naman tayo sa dry ingredients. Kailangan natin ng 1.5 cup of cake flour. So kailangan natin siyang salain para makuha natin yung mga tigas or mga buo-buong harina. Next, kailangan natin ng 1 teaspoon of baking powder. Then, 1/2 teaspoon of baking soda. Then, 1/4 teaspoon to, dalawang 1/4 teaspoon ang ilalagay natin. And 1/4 teaspoon of
salt para mabalance yung lasa ng ating cake. Now, iko-combine na natin yung wet and dry ingredients. So, ang paglagay ng dry ingredients sa wet ingredients, kailangan yung dry ingredients, paunti-unti mo lang muna siyang ilalagay. Huwag nyong bibiglain isang buo. Okay? So, pagtatlohin natin itong hati. Pangalawang batch. Lagi yung tatandaan, kailangan one direction lang yung stroke na pag minix nyo na mixture. Okay? And the last. Sabay. Ibuhos natin lahat yung dry ingredients na natira. Mix natin ulit. I-check natin sa pinakailalim ng mixing bowl, baka mayroon pang di na mix na dry ingredients doon. To sure na walang buo-buong dry ingredients dun sa cake natin kasi hindi siya maluluto. Okay? Mix natin ulit. So, well done. Set-utag muna natin to. Ilalagay na natin yung butter sa baking pan. Then, itatak-tak natin ng tatlong beses para mawala yung bubbles. So, 1, 2, 3. So, ibibake natin to ng 45 minutes to 1 hour sa improvised oven natin. In low heat. So tara, i-bake na natin to. So i-check na natin yung cake. So check na natin sa pinakagitna dapat. Ibig sabihin, luto na yung cake na ginawa natin. Niluto lang natin sa improvised oven. Na which is, yung improvised na ginamit natin ay yung kaserola na pinaglulutuan ko lang ng ulam. Ayan, ayan yung ginawa ko. So, pinatuan ko lang siya ng liyarera ng leche flan. Then, yun na, tinakpan ko lang siya. So, tcharam! Ayan na yung minig natin na invents moist cake sa improvised oven. So, hihintayin na lang natin na completely na mag-cool down yung cake natin. So, ngayon, gagawa tayo ng pang-frosting doon sa cake natin ginawa. So, umpisa na natin ang paggawa ng frosting. Which is, yung gagawin natin frosting ay Dalgona Coffee. So, kailangan lang natin ng 2 sachet na black coffee. Then, 2 tablespoons of sugar. So,
And the last, 1 tablespoon of hot water. Para maluto yung coffee natin. So, para di tayo magkaroon ng problema sa chan once na kinain natin yung cake. So, gagamitin natin ang wire whisk. So, pwede na to. So, tatanggalin na natin yung cake sa pinaka-baking pan. So, babalik na rin lang natin. So, tatanggalin lang natin yung papel na nilagay natin kanina. So, di ba? Napakadali itanggalin sa ano, baking pan once na mayroon tayong ganito. Okay. So, babalik ka rin ulit natin. Oh, boy. Tadaan! Wow! Wow! Ang ganda! Kasing ganda po. So, ngayon maglalagay na tayo ng roasting. So, titikman na natin. Tapos yung frosting niya na dalgona coffee, nag-blend yung lasa ng dalgona coffee dun sa pinaka cake natin. So, ang sarap talaga. So, ano pang hinihintay nyo? Gawin nyo na rin tong dalgona condensed moist cake na ginawa ko.